Welcome to Donmar TV News Channel. Sa dagdag pa nating mga balita, humigit kumulang 5 milyon sa 13 milyong COVID-19 vaccines naman na binili ng tulong ng World Bank ang dumating na sa Pilipinas ayon sa isang multilateral lender. Sa isang statement, sinabi ng World Bank na 4.73 million doses ang dumating na sa Pilipinas habang ang 10 doses naman ay inaasahang makakarating sa bansa sa Disyembre ngayong taon. Ang mga vaccine doses na ito ay nabili sa karagdagang $500 million financing ng World Bank sa ilalim yan ng COVID-19 Emergency Response Project nito sa Pilipinas na layong tulungan ang bansa na maabot ang urgent healthcare needs nito sa gitna ng pandemya. Ang $500 million na additional financing na inaprubahan noong Marso 11 ng taong ito ay nakadisenyo para suportahan ang programa ng pamahalaan ng Pilipinas na bumili at mamahagi ng COVID-19 vaccines, palakasin ang health systems at ma-overcome ang epekto ng pandemya lalo na sa mga may hirap. Ginamit ng Department of Health ang pondong ito sa pagbili ng ilang laboratorio equipment at test kits, ambulansya, pati na rin ng mga medical equipment at supplies tulad ng mga mechanical ventilators, portable x-ray machines at infusion pumps. Ginamit din ito para ayusin ang mga isolation rooms at quarantine facilities. Nung ako po yung nag-aaral sa UP, nagbabayad pa po kami ng tuition. Ngayon po, ni piso, walang binabayaran ang estudyante sa lahat ng state colleges and universities nationwide. Zero, wala pong binabayaran. Pangasinan State University, Tarlac State University, kahit ano po yan, wala pong binabayaran sa panahon lamang ng Duterte legacy. At hindi lang po yan sa mga national colleges and universities. Kasama rin po yan ang mga local colleges and universities so long as they are accredited by the CHED. At nais ko rin pong pasalamatan ang ating butihing Congressman Eric Olivares dahil kasama po siya sa nag-aproba ng National ID Law at ng Free Tertiary Education Act. Palapakan po natin si Congressman Eric Olivares. So hindi ko na po ito papahabaan. Kaya po nating makipagdebate kahit kanino. Kahit pagsamasamahin natin yung mga naging accomplishments ng nakaraang administrasyon at yung iba pang administrasyon, napakarami pong nagawa ng Duterte administration. At hindi po yan mawawala at hindi po yan kahit burahin ng kahit anong paninira sa ating pamahalaan. Alam po natin yan at ipaglalaban po natin ang Duterte legacy. Bukas pa rin sa Unity Talk si presidential aspirant Senator Manny Pacquiao at kanyang running mate na si Congressman Lito Atienza. Sabi ni Atienza, sa programang The Source, handa siyang suportahan anuman ang magiging desisyon ni Pacquiao. Alam niyo, anything can happen. Malayo pa ang eleksyon eh. Malayo pa. Right now, we're just gearing up. We're just preparing. And people are also just initially are starting to talk about the next election, about the candidate. So we cannot estimate what could transpire eventually. Suportado naman ni Atienza ang panukalang baguhin ang sistema ng substitution sa eleksyon. Anya, dapat lang itong payagan kung tunay na sumuko sa karerang kandidato o di kaya na-disqualify o pumanaw. Walang nakikitang rason ang broadcaster at senatorial aspirant na si Rapi Tulfo para humingi ng paumanhin sa taong bayan, si nating Senador Bongbong Marcos. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na hindi dapat isisi kay Bongbong Marcos ang kasalanan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ay may kaugnayan pa rin sa isyo ng ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Ayon kay Tulfo, maging siya ay naging biktima ng ganitong uri ng pag-iisip ng mga Pinoy kung saan nadamay umano siya sa mga kinasangkot ang isyo ng kanyang mga kapatid. Yung mga nagsasabi na naabuso sila, dahil kasi komunista sila eh. Kung yung mga mamamayan na kagaya noon, kagaya ko, kagaya ng mga pamilya ko, kagaya ng mga kaibigan ko, kagaya ng mga kakilala, mga classmates ko, hindi naman kami nagagalaw noon, tahimik kami namumuhay noon. Nagagawa namin ang aming mga gustong gawin, no? Malaya kami nakakakilos. Hindi naman kami ginugulo, di naman kami binabaril, di naman kami hinuhuli. Ang hinuhuli noon ay yung mga NPA at yung mga NPA sympathizers at yung mga kaliwa, yung mga rally ng rally nang wala namang katuturan. Pero yung mga mamamayan na tahimik at sumusunod sa batas at sumusunod sa disiplina, wala kaming problema. In fact, tuwang-tuwa kami noon. Eh ako nga eh, ang tagal-tagal ko na dito sa Manila since declaration pa ng before pa ng declaration ng martial law. Eh tahimik na tahimik ang buhay ko noon. Nagkandahirap-hirap lang ang bansang Pilipinas nung mag-take over sila Cory Aquino doon sa EDSA 1. Si Ginoong Marcos wala pa po. At inaabang nito, ito kasi ang maaaring huling makapag-declare kung sino ang opisyal
ng kanyang mga maging kandidato kasi maraming gusto sumama sa kanya. Pati na nga yung pangalawang pangulo, kung ano man ho ang magiging lineup niyan. Okay? Yung Pacquiao, eh, wala rin gaanong grupo. Mga guest candidate lang. Yung guest candidate niya na si, o isa sa mga napili niyang kandidato na si Rapi Tulpo, aba, eh, bumabanat pa sa kanya ngayon. Hindi ko alam kung bakit ganun. Kinuha siyang kandidatong prosenador pero bumabanat si Tulpo laban kay Pacquiao tungkol doon sa isyu ng Marcos. So talagang masalimuot eh. Ah, kung yung babasahin ng sitwasyon, hindi mo malaman kung sino ang tunay na kakampi at ano itong mga nangyaring ito sa mga political party at mga kandidato. Dito naman po sa sinasabi ni Senador Manny Pacquiao. In other words, pinatulan ni Attorney Gadon, si Manny Pacquiao doon sa unang sinabi na pag siya daw ay naging pangulo, ay itutuloy niya ang mga investigasyon, re-reviewin niya yung mga kaso na yun Marcos. At higit sa lahat, ay dapat daw maibalik yung mga yaman ni Marcos sa gobyerno. Yan po ang sinabi ni Senador Pacquiao. Dahil diyan, sabi ni Attorney Gadon, ay naguguluhan daw kasi kay Pacquiao parang hindi daw talaga alam ang batas at ang kanya sinasabi. Dahil ang mga kaso nga daw po ay na-dismiss na at saka paulit-ulit na anya itong isong ito na tuwing na lang mag-i-eleksyon na hinuhukay. Pangalawa, eh, yung mga kaso naman na ipinail ng gobyerno noong mga nakarang administration pa sa ilalim ng Cory, Ramos, at Aquino administration na dismiss na raw, sabi ni Attorney Gadon. Ganun pa man, halataan niyang namumuliti ka lang si Manny Pacquiao pero wala daw siyang kapabilidad na ito ay gawin or yan ang kanyang pananaw dahil sa paniniwala niyang hindi aware ang senador doon sa mga nangyaring mga kaso at mula sa isyong ito ng mga Marcos pa rin. Sinasabi ni Attorney Gadon na nagpapakita lang na talagang walang alam at hindi kayang panghawakan ni Pacquiao ang administration kung sakaling siya maging pangulo. Talaga daw talaga walang kakayanan, walang alam. So medyo matindi ang banat. Ano? Ganun pa man, sinasabi po ni Gadon na ang mga isyong ito ay matagal lang sinasagot ng mga Marcos na ayaw patayin o ayaw tigilan ng kung sino mang kalaban o oposisyon sa tuwing mag-i-eleksyon. Ang hamon nga nila ay maglabas na lang ng ebidensya kung meron at patunayan. Kung di ako nakakamali, noong 2 days ago ay nagpahayag na rin si Mr. Bongbong Marcos dito sa isyong ito at sinabi niyang patunayan mo, Manny. Patunayan mo kung ano yung mga sinasabi mong illegal sa aming pamilya at kaya aming sasagutin yan. So, ibig sabihin, pinapatulan na talaga ng mga Marcos at supporters nila itong mga sinasabi ni Senator Pacquiao dahil nga sa masakit sa kanila na sila palaging pagbintangan at ulit-ulit na talakayan ng isyong ito sa kabila po ng tinuturing nilang hindi na-dismiss na at hindi naman napatunayan sa mahabang panahon. Ganun pa man, expected naman natin sa akin pong paniniwala na yan ay talagang laging pinag-uusapan hanggang sa eleksyon po ito. Hanggang sa pagdumating yung debate kasi hindi maiwasan magkaroon po ng debate sa pagitan ng mga presidential candidate at iba pang mga posisyon. So lalabas at lalabas po ito. At ang pinapalabas ngayon dito ni Attorney Gadon, ni Mr. Bongbong Marcos, kaya nilang sagutin ang anumang mga akusasyon na kung sino man sa mga magiging kalaban at kalaban sa politika o pamilya nitong mga Marcos. Kahit na yung pamilyang Aquino, nababanggit pa rin ni Attorney Gadon na talagang kailanman hindi naman maniniwala yan sa mga Marcos. Pero hindi sila nangangamba at sinasabing lalo pa lang itong nagpapalakas kay Marcos at sa mga Marcos loyalists at supporters na napakarami daw kahit ho dito sa buong Pilipinas at sa labas ng bansa. Yan po ang kanilang paniniwala. So, abangan po ninyo. Yan po yung update sa mga Marcos between Pacquiao Marcos at yung sinasabi po ni Senadora Aimee Marcos tungkol naman ho dun sa isyu pa rin sa Davao. Ang mga Marcos at kilalang malaking partido, pangalan, sanay na sa ganyan. Kita nyo, yung mga Marcos, 30 o 40 years na yata silang binabanatan pero nandyan pa rin at marunong silang harapin ang challenge. Yung mga Aquino, ganun din. Pero wala na halos Aquino na nagkahiwa-hiwalay na sila. Halos wala nang natira. Yung ibang mga partido na bago at iba ang mga pinanghugutan, talaga hong mahihirapan silang mag-adjust. At baka nga sila ay mapikon. Ay, alam nyo kasi, habang napipikon kayo, lalo kayong pipikunin. Kaya kailangan pagpasok sa politika at anumang posisyon na gusto nyong puntahan, kailangan malawak ang inyong pangunawa, mahaba ang pisi sa pagtitimpi. Ano ha?